Pumanaw na ang aktor na si John Rigala sa edad na 55 years old. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Pumanaw na ang award-winning actor na si John Rigala dahil sa cardiac arrest na bunga ng komplikasyon ng kanyang karamdaman ngayong Sabado ng umaga, June 3, 2023. Binawian ang buhay si John sa New Era Hospital. Siya ay 55 years old. Kinumpirma ng pamangkin ng John na si Nene Lore Billones Bendijo sa Philippine Entertainment Portal or PEP.ph ang pagpanaw ng aktor. Anya, actually po kahapon June 2, bumigay na siya. Tapos ilang minutes, bumalik o nabuhay siya uli. Sabi ng doctor, wala na talaga kaya hindi na magtatagal. Mawawala rin si tito ninyo. Ang pahayag ni Nene sa pamangkin ni John sa pinsan. Dagdag pa niya, nakakaawa na rin po si tito, parang nahihirapan na rin siya. Pabalik-balik po siya sa ospital, saka matagal na siyang hindi nakakapagsalita. Kapag kinakausap siya, patango-tango na lang si tito. Na-confine po siya sa ospital noong March, tapos April, at noong May, dinala uli siya sa ospital. Dalawang anak na lalaki raw ang naulila ni John. May anak siya sa first wife niya na sa Amerika. Tapos may adopted son si Tito, 30 years old na siya. Inaayos pa po ang burol niya kaya wala pang detalye. Mamaya ko pa po malalaman, sabi ni Nene sa pep.ph. Si John ay isinilang noong September 12, 1967. Anak ng mga dating artista na sina Mel Francisco at Robby Rigala na kapwa pumanaw na rin. Ang veteran entertainment writer na si Ronald Constantino ang unang manager ni John sa showbiz. Ayon sa kanya, ang Baguettes Gang ang unang pelikula ni John noong 1985 hanggang maging miyembro ito ng That's Entertainment. Kilala ang husay ni John bilang actor nang magkaroon siya ng nominasyon sa Best Supporting Actor category ng Gawad-Urian noong 1994 para sa Fatima Buen Story. Ika-37 Metro Manila Film Festival dahil sa kanyang pagganap sa Manila Kingpin, The Asyong Salonga Story. Isa si John sa mga itinuturing na controversial na actor sa Pilipinas dahil sa kanyang makulay at masalimuot na kwento ng buhay. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po.